I tested positive for COVID-19 because I did not stay home. I did not stay home because I have work to report to. I did not stay home because I have an uncle to bury to. I did not stay home because I have a mother to bring to the hospital to. I did not stay home and I was exposed and I got infected with COVID-19. But I did not stay home for a reason. Balikan natin ang nakaraan kung saan, paano, bakit nagsimula ang dating nakasanayan na palitan ng mga bagay na nakakalula, nakakapagbagabag, nakakapanghina. Virus na unang natuklasan sa timog-silangang Tsina, kumalat sa mga karatig na bansa at ngayon naging pandemya. Mga paliparan nagsara, turismo'y sadyang huminto pansamantala. Mga kabuhayan unti-unting nawala, mga ospital ang pinuno at pinag-abala. At tumigil ang mundo dahil dito. Ngunit hindi pinigil ang paghinga ng mundo. Pinabagal lamang ang kilos ng mga tao, nagkulong ang isa't isa sa mga bahay at kwarto, nakaantabay sa mga posibleng mangyayari, nakatubaybay sa mga balitang hindi mawari-wari, nakakabighani. Coronavirus bukang bibig sa lahat, pilit na tinatakasan, ngunit palaging sinusubaybayan. Ang bawat bagong positibong kaso na pumuputok, dali-daling inaalam ang sanhit epekto'y tinutumbok. Kinatatakutan, kinamumuhian, kinasusuklaman. Yan ang mga naging pangamba ng isa't isa, araw-araw na hindi mawala-wala sa isipan natin, gabi-gabing kasama ang pagkabalisa sa pagtulog sa dilim, tila ang buhay na wala ng kulay, mga pangarap at plano sa buhay tuluyang nagkulimlim. 3,768, hindi yan bilang ng mga taong nagpositibo, oras yan na nakakulong tayo dahil sa pandemyang ito. 177 araw, halos 5 buwan, halos kalahating taon na tayo nagsasakripisyo, naghihikaos, sinisikmura, lumalaban. Tinitibayan ang loob sa bawat lumilipas na araw, nagbabaka sakali na tumigil ang bangungot na ito na sa pagising ay tuluyang maibalik ang nakasanayan na mundo. Ngunit hindi. Patuloy ang pagising sa mga umagang hindi tiyak ang gagawin, tila bawat sulok ng bahay ay nakakaumay tahakin, ilang araw, buwan o taon pa ba ang aantayin at nang maibalik sa dati ang inaasam na pamumuhay natin. Wear face mask, maintain social distancing. Sa bawat paglabas ng bahay, ito'y paulit-ulit na isinisiksik sa isipan, isinasa puso, isinasagawa. Hanggat walang bakuna, ito'y ating panlaban sa di nakikitang kalaban na kailan may hindi maaaninag at di basta-bastang maiwasan. Sa bawat paglabas ng bahay, coronavirus ang posibleng nakaantay. Sa bawat paglabas ng bahay, buhay mo ang nakasalalay. Sa imong kusog nga paglikay-likay nga di mataptan, dili nimo mahibaw-an sa makahahadlok nga coronavirus imong lawas mao'y magrabihan. Usa ako nga nagpositibo sa COVID-19 diri sa atong lungsod. Apan wala ako nagpapildi o mipadayong nagpahimsog bisan lisod. Pagkawala sa imong panlasa, sa kaon ikaw walay gana, sa kaluya sa imong lawas sa pagbangon magpanagana ka. Lakbit saysay sa akong naagian, murag tibuok kalibutan gidakdak sa akong alimpatakan. Padayong nagpabilin ang pangutana kung diin ko natapti, nga sa grabing pag-amping murarag walay bili. Sakit hunahunaon nga ikay natungnan, apan sa imong paghangad, tagaan ikaw o katinawan. Kitagaan kag pagsuway sa Ginoo, kay kahibaw siya nga makaya nimo. Sa 14 kaadlaw, akong nasuwayan unsa ang mag-inusara. Sa imong paglaban sa sakit, dasig o paglaom dili nimo iit sa puwera. Ang imong pag-ampo ngadto kaniya ayaw gayud sukda, kay anaa siya nagtan-aw kanimo nga maayo ka. Daghan kong tawo na himamat, daghan kong leksyon nakatunan. O nagpabilin sa akong dughan ang hulagway sa akong kabangunan. Nga human ikaw nagpositibo, likayan ka sa mga tawo, kay lagi nataptan ka, gadanghag ka, mayra mirisi nimo. Sa imong pakikumbate, depresyon o diskriminasyon, ikaw unukon, pero pinaagi sa hugot nga pag-ampo o pagsabot, ikaw magmalig-on. Dungan sa bag-ong adlaw, hapsayon o lig-onon mo ang imong paglantaw.
aron sa pagsalup sa matag haring adlaw, paningkamot, pasaylog, panimbisog ang mupatig babaw. Nagbalik-balik sa akong huna-huna na may pagwala na ko ni gawas. Apan aduna ako'y obligasyon og trabahoon nga angay matiwas. Busa kamo nga naa sa panimalay, huna-hunaa sa makapila ko ang paggawas angay. Kay ang coronavirus anaa sa palibot, walay gipili, madato, pobre o yano, dili kita makabuot. Ang pagmahay anaa sa katapusan. Ang paglikay anaa sa sinugdanan. Bahay muna, buhay muna.